My God, I hate trucks. So, ano po ang pala kung mga kumang na inyong ipapatupad, sir? Hindi talaga yan manlutas ang problema na yan kung ang ordinaryong mamamayan ay hindi nagtutulungan. Kaya ngayon, ang gagawin ng gobyerno, ilalance natin ang citizen hotline para sa doon pwedeng isang guni o tumawag o mag-text at i-report ang mga complaint. At doon mismo sa report, action ng mga ahensya ng gobyerno. Ano-anong mga ahensya po yan, Mr. President, ang pwedeng lapitan ng mga tao? Pwede silang tumawag sa hotline 911 at mag-text sa 888. Maraming salamat po, Mr. President, sa papaunlak niyo sa aming interview. So, ayun nga po, Lina, persigido na talaga ang Pangulo na sugpuin ang isyu ng illegal na droga dito sa ating lipunan at may mga hakbang nang gagawin ang ating mga ahensya ng gobyerno. Pero Luz de Vera, nag-uulat. So, ibig ko pang sabihin, Luz, handa na talaga ang administrasyon, Dr. J, na sugpuin ang illegal na droga dito sa ating lipunan. Yes, Lina, handang-handa na talaga ang administrasyong Duterte. Okay, maraming salamat sa iyo, Luz. Para sa international news naman, Australian pabor sa same-sex marriage. Kung hayan ang pag-uulat ni Iris Crisostomo. Iris, pasok! Magandang araw sa iyo, Lina. Yes, pabor ang nakararaming Australiano na paintulutan ang magkaparihong kasarian na magpakasal base sa opisyal na resulta ng isinagawang botohan sa nasabing sape. Halos 62% ng 12.7 milyong lumahok sa dalawang buwan na postal survey ang sumang-ayon sa same-sex marriage. Ayon sa Bureau of Statistics ng Australia, 38.4% naman ang kontra. Tinatayang 80% ng mga botante ang lumahok sa botohan ayon sa Chief ng Statistics Bureau na si Davis Calis. Dahil dito, maaari na magpakasal ang same-sex marriage couples sa Disyembre, subalit kailangan pang isabatas ito ng Parliament upang magkaroon ng bisa ang resulta ng butuhan. Nagunyi naman ang marriage equality supporters sa resulta ng butuhan. It has been fantastic. I have been with my partner for 35 years and he was so joyed up that he burst into tears. Ayon kay Gray Bowler. Pinuri naman ni Australian Minister Malcolm Turnbull, isang moderate conservative na sumuporta sa Yes Camp, ang resulta ng butuhan at nangakong tutulong sa agarang pagsasabatas ng same-sex marriage. At yun lang po ang latest update mula dito sa Australia. Balik sa iyo, Lina. Nag-uulat, Iris Crisosto. Alam mo yung time, magkaiwalay din sa'yo ng boyfriend mo. Balang araw. Balang araw? Ano tayo din yan? Ah, itong boys combo sandwich na may kakaibang sarap dahil sa patong-patong na crispy wafers at ubers sa lutong at yummy, creamy feelings. Ito ba? Ito ba? Hindi kita bigyan ito kahit gaano ka pa kaganda. Meron din ako niyan, no? Zipper mo bukas. Voice combo sandwich. Ibang sarap pag may voice. Sarap mag-travel with friends. Wow! It's convenient! Bawat gimmick, ganun si Chef! It's convenient! Ay! Ang gulo na ng hair natin! Sansara, smooth at silky pa rin! Sunsilk Smooth and Manageable with Argan Oil from Morocco for all-day smooth and fragrant hair. Upload na! Ganda ng hair! Daming likes! Get all-day smooth and fragrant hair. Nakakagigil! Alam na sa social media ang pagkadismaya ng mga fans sa resulta na labanan na ni Manny Pacquiao at Lorne na katutok si Kimpi Inot. Money.
Pacquiao natalo ni Jeff Horn sa boxing at ang referee hindi sinita ang mga maling galaw ni Horn sa laban nila Pacquiao. Kaya controversial daw ang score ng judges. Ikinagalit din ang Pacquiao fans ang mga sikot headlock na ginawa ni Horn kay Pacquiao. At sa puto pong ito, makakausap natin live mula mismo sa Australia si Senator Manny Pacquiao. Magandang umaga po, Senator. Si Kimby Inot po ito. Magandang umaga din sa iyo, Miss Inot. Unang-una po sa lahat, Senator, congratulations pa rin dahil syempre, napakaganda pa rin ng fight at talagang inaabangan niya ng buong sambayan ng Pilipino. Salamat, Miss Kimby. Ang tanong ko po, magkakaroon po ba ng rematch sa inyong dalawa ni Jeff Horn? Hindi na po kailangan ng rematch. Okay na po sa akin yun. Basta sa mata ng tao at sa puso ng tao, panalo tayo. Alright! Maraming salamat, Senator Manny Pacquiao. Congratulations po! Ikaw pa rin ang nag-iisang pambansang kamaon ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Miss Kimby, at sa lahat ng sumusuporta at nanonood at nagdarasal. Maraming salamat sa iyong lahat. Maraming salamat sa iyo, Kimby. Congratulations sa iyo, Manny Pacquiao. Punta naman tayo ngayon sa showbiz. Para sa Phil Showbiz, nariyan si Madeline Sarkol. Mads, ano bang latest sa showbiz natin ngayon? Puso primetime queen Marian Rivera gustong makita ng president ng Cambodia. Matatandaan ang ni-request ng prime minister na makakasama sa welcome dinner si Marian Rivera. Magandang hapon, Miss Marian. Handa ka na ba sa pag-attend sa nalalapit na Asian Summit? Actually, nahihiling ako mag-attend sa magandang event. Maraming salamat, Miss Marian. Marian Rivera, handa na ka sa pag-attend sa nalalapit na Asian Summit? Kung ano ang papel ni Marian dito, actually wala. Sabi nga niya, nahihiya siyang maten ng mga ganitong malalaking event. Si Mariana mismo ang nagsabi na meron siyang imbitasyon na dahilan. Nang dahilan, gusto siyang makita ng personal ng president ng Cambodia. Balik sa iyo, Selena. Maraming salamat, Madeline. At yan ang mga nakalap naming balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtuto. Ito ang mga balitang pawang katotohanan lamang. Muli, ito po si Lina Luis Villori. Maraming salamat.